Okay, so good morning guys. Update sa ating Ampalaya. Ano tayo ngayon? 56 days old ngayon. So harvest time natin. Yan ang harvest yung mga partners natin ngayon. Diyan. Diyan doon. Thank you Lord. At 56 days, ano tayo ngayon? 6, ayan. Pedro Pindo ako tayo guys. 6, pang-anim na selection harvest ng ating Ampalaya. So, ang papakita natin guys, yung paano ba malaman na okay or hindi yung paglago or yung pagtubo o yung yun bang paano mo malaman na okay yung mga tanim mong ampalaya? So ano bang basis natin? Ano bang mga basihan natin na sasabihin natin na maganda yung ampalaya natin or hindi? So last nating tanim na ampalaya sa ganitong edad, kung napansin nyo, doon sa mga matutulis ang bunga, mga ganitong edad yon, 50 plus days. Maganda yung paglago, But then later nang umabot sa ganitong edad, maganda yung tanim, green na green, Pero nang umabot sa edad ng 50 plus days, kung mapansin nyo doon sa previous nating tanim, ay may problema. So paano ba natin malaman na okay yung ating mga tanim na ampalaya? Beginner's guide, para sa mga baguhan, yung bang paano natin i-identify, paano ba natin malaman na yung ang ating mga tanim na ampalaya ay okay or hindi. So before nyan, shoutout muna sa ating mga mentors sa gulayan ni Pino TV. Shoutout gaw. Pwede kayo mangupya sa mentor natin. Doon tayo nangupya guys. Salamat. Gulayan ni Pino TV. Also doon kay Farmer Montejo sa kanyang Kabilatan Farm TV. Kay Ma'am Juan Bahinting sa kanyang Ako'y Tagabukid. Kay Boss Wilson TV. Daming harvest mong kamatis ka wa. Ngupya din tayo dyan. Boss Wilson TV. Kay G-Mans 15. Kay Gaw Ginard Manzanades. Of course, mga mentors natin dito sa ating area, ni Galo, Agaw Tuper, Manirinrin, Agaw GC, Agaw Alpe, Agaw Edward, Agaw Kenneth Sarda, shoutout gaw. Sa lahat-lahat, of course, kay Sir Alex Ibero ng Surigao, kay Sir James Idmar Ibanez ng Mahayag, Sambuanga del Sur, at kay Sir Michael Chu ng Sambuanga del Sur. At shout out din sa mga kaibigan nating andito sa dahon. Shout out sa inyong lahat. Ito yung problema guys. Pag hindi tayo makalista sa dahon, hahaba at lalaki yung dahon. So again, before sa ating beginner's guide, paano ba natin malaman na okay yung paglago? Ano bang basis natin? Kung okay ba yung mga tanim? Yung bunga ba? Again, hindi. Hindi sa dami ng bunga. Kasi yun nga, yung experience natin last ay iba. Sa ganitong edad, napakadaming bunga nun. Pero, di ko na malayan na dito sa taas yung mga bunga ay lahat mostly nag-a-abort. Yung bang nalalagas. So, before nyan, shout out muna sa ating mga kaibigan. Andito sa dahon. Shout out Ma'am Phoebe and Sir Juan Romero ng Marinduque. Shout out RG Bunghanoy. Shout out Jerry Caburog ng Sibunga. Shout out Sir. Shout out Randy Apale. Shout out Arvin Benedicto ng Batangas, ang dating OFW na nag-focus sa farming. Shout out Sir. Also shout out Police Farmer, ang police na farmer pa ng Iloilo. Shoutout Nelson Dominguez. Shoutout Gidjon Kurtal.
Shout out Tabang Vlogs, shout out John Dallas Dilika ng Toledo City. Shout out Mardi TV, shout out Elmer Kalet. Shout out Tikong TV aka Jason Klamutsa. Also shout out Louis Garcia, shout out Butter Agri Farm Vlog. Shout out Tata Janice TV, shout out sir. Shout out Kiko's Backyard. Also shout out Alan Aboyo ng Maldilo Liquid Fertilizer. Shout out Idlin Dilio. Shout out Anik Lina. Shout out Insakto TV ng Canlaon. Also shout out Edwin at Saipan TV ng Saipan US. Shout out Jewel Mitch Halina. Shout out Farm Boy. Shout out Kaparmer Pilot. Shout out Mark Den Adventure Travels Farming and More. Shout out Ma'am Angeline Rodriguez. Shout out Jason Comandante. Shout out Irene Castro. Shout out Nelson Coca. Shout out Dave David. Also shout out Merson Fernandez ng Ronda Cebu. Shout out Arman Ares ng Leyte. Double shout out Sir Alex Ibero ng Surigao. Shout out sir. Shout out Lori Dumasig. Shout out Alex Dumanao. Shout out Harold Jan Sabalia ng Bukidnon. San Benzer Lantapan. Shout out Carmina De La Paz at kay Sir Reggie De La Paz ng San Miguel Bulacan. Shout out Zaywin De Leon. Shout out Maristoso Kayun Kawayunan. Shout out Earl Vincent Aguilar. Shout out Adriano Rone. Also shout out Freddy Ferrer. Shout out Fast Speed. Shout out si Drex the Farmer. Also shout out Kids Toys and Drawings. Also shout out yung Momo Backyard. Shout out Ross George Fuentes. Shout out Mamerto Giritan Jr. Shout out Alex Makla or Junjun Agri Tayo Makla ng Panabo City Davao. Shout out Ma'am Catherine Rome. Also shout out Sir Edmar Arakap. Shout out din kay Sir Ricardo Talban at kay Sir Joseph Tancha ng Compostela Davao at sa lahat-lahat nating mga tagapagsubaybay over Luzon, Visayas, and Mindanao at saka nationwide, no? And worldwide. Also shout out din sa ating group, no? Argao Farmers. Pwede kayo mag-flex doon sa mga problema ninyo sa tanim. Pwede kayo mag-visit doon, Argao Farmers. Daming mga magagaling doon. Share-share lang ng idea. Of course, sa Talong Farmers Philippines, pwede rin. Pwede rin doon sa Talong Farmers Negros Island. No? So again, doon tayo sa beginner's guide. Ano bang basis natin para malaman natin na okay yung paglago ng ating ampalaya? Ang harvest ba? Yung mga ganyan? No? Dito tayo dumaan, guys. Again, ngayon ay 6 or pang-anim na harvest ng ating ampalaya. Edad 56 days ngayon. Thanks God. No? So may mga harvest tayo. Again, di pa marami. Update ko lang later kung ilang kilo yung makuha natin. No? So going back sa beginner's guide. Paano ba natin malaman na okay yung ating ampalaya? Again, uulitin ko guys, doon sa previous tanim natin, no, kung mapansin nyo doon sa mga previous videos natin, yung mga matutulis nating bunga sa ganitong edad ay ganito rin yung paglago. No? Sa ganitong edad, parang ganito rin yung itsura. Pero, masasabi ba natin na okay yung paglago ng ating ampalaya? Masi ganito na yung edad? Again, hindi. No? Hindi pa. No, kasi ang nangyari nun guys, yung land preparation natin is hindi ganito. Kasi yan yung area natin na binagyo. Tapos nagtanim tayo ulit the same bed, the same butas. No? Tapos di natin inaararo yung lupa. No, so dito iba to, first tanim, tapos preparadong preparado yung lupa.
Pero assurance na ba na maging okay yung ating mga tanim? Again, hindi rin guys. Yan, shout out kay Indiano sa mga partners natin. Yung mga nakasabit doon na nasa taas, kukunin nyo na, ibaba nyo na. Happy birthday pala. Shout out kay Indiano. Happy birthday, Indiano. Ilang taon ka na, Indiano? 19? Nila. 14. Happy birthday, guys. O, pwede kayo mag-send, guys, ng ano, birthday. Anong gusto mo, Indiano? Cash? Parang tumawa si Indiano. Para okay lang daw, guys, yung ano. Beer? Beer? Red Horse ba, Indiano? Yan, shout out kay Duterte. No? So again, ang harvest tayo ngayon. Sa ating mga partners. Ayan, shout out kay Israeli. Doon. No? Tapos na dyan. Doon. I don't know, makita nyo ba guys? Bahala kayo. No, so anong basis natin na sasabihin natin okay yung ating mga tanim? No, so first and foremost guys, doon tayo sa mga talbos. No? Papakita ko doon ako sa taas, aakyat ako. Mahirap, may saklay tayo. Pero ano lang to guys, ibang guide lang para di masyadong maano tong paa natin kasi kahapon. Ano yung magpahilot guys? Nagpahilot ako kahapon. No, so isa sa mga basis natin, paano natin malaman na okay yung ating mga tanim is yung mga talbos dito sa taas. No? I don't know, mahirap kaya. Mahirap mapakita. Ha? Diha? May bisita tayong kalabaw? Wala bang damage dyan? Ah. Sige, so itong mga ganito, okay ba? Of course, di, walang perfect guys. Walang perfect na yun ba ang ampalaya mo lahat ng puno ay okay. No, pero again, doon tayo sa majority na okay. Of course, may mga barako tayo. Oh, yan. Yung mga maliliit ang talbos. No? May mga barako na di mo pa makita tuwing maliit pa. Habang tumatanda, may gumaganon. No? So again, yung mga talbos dapat okay. I don't know. Makita nyo ba? Ako nga, di ko rin nakita. No, so again, isa sa mga basis natin. Again, uulitin ko guys, bakit ko ginawan to ng video. Kasi last tanim natin, ano tayo is parang kampante tayo na okay yung tanim ko. No, kasi ganitong edad, napakaraming bunga. Same lang din ng ganito. Pero nung nag-straight in it ng 3 weeks, no? Kasi nga, yung land prep natin is, ano yun? Nagtanim tayo ulit, the same bed, the same butas, doon sa area natin na binagyo. No? So iba, nag-ihip, iba yung ihip ng hangin ng nainitan. No? So, kaya, masasabi ko na hindi yung okay pa in 50 days plus tapos naging hindi. No, so in short, di mo talaga ma-perfect yung sistema. Of course, iba rin ang issue nun kasi yung lupa ay iba yung preparasyon. Again, uulitin ko, nagtanim tayo ulit the same bed, the same butas doon. Kaya 'yun nangyari. Hoping sana maging okay lang 'tong tanim natin kasi yung land preparation natin ay iba na. No? Kasi isa 'yun sa pinaka malaking learnings ko dito sa management or pag-manage ng ating ampalaya. Again, uulitin ko guys, di tayo expert dito. Ano pa lang 'to? Pang-apat pa lang nating tanim. No? So first tanim natin October 26 last year. Pagkatapos ng December binagyo. No? December 16 yung Odet. Tapos nagtanim tayo January 4, second tanim. Third tanim natin that was April 12.
no? So dito tanim natin to last June 26 from direct seeding. No? So ito yung pang-apat nating tanim. But of course, based doon sa mga previous nating experiences, dami nating ino-observe, no? So isa sa mga nakikita ko, of course, sasabihin, may marami ding nagtanong, paano ba magparami ng bunga ng ampalaya? Of course, the very basic, the same lang doon sa kahit anong tanim. Dapat okay yung mga talbos, no? Dapat yung mga talbos na gumagapang ay okay, no? Kasi doon yung mga bunga galing, no? So lahat ng mga talbos dapat, di naman talaga guys yung bang lahat, di mo naman ma-perfect kasi may mga barako, no? May mga issue pa tayo doon nakikita sa baba na may mga little leaf, no? Tapos kung sobrang ulan dito sa Ampalaya, mahirap talaga magpabunga kasi malalagas at malalagas yung mga maliliit na toy-toy. Again, thanks God, at least yung tempo sa atin, ulan init, di na unlike nung previous 2 weeks, no, na napakadalas yung ulan. Kaya kung mapansin nyo sa ilalim, nagilo at 56 days, sa ganitong edad, di pa sana tayo makakita ng mga nagilo-ilo sa ilalim, no? Pero since napuruhan tayo ng baha, tapos may mga area pa tayo na natubigan, kaya ginawa natin ang paraan, ayan, gumawa tayo ng kanal, no? Also, aside sa talbos guys, yung nakikita ko, paano natin malaman na okay yung ating ampalaya, is yung color ng dahon. Ano yung bang light lang na pagka-green, no? Yung mga talbos, parang, di ba, masyadong green, no? So, isa yan sa mga nakikita ko na okay ang paglago ni ampalaya. Ayoko na yung, ano, yung sobrang green. Ang chances nun, maging barako. Hirap si barako, guys. Pero again, ginawa natin sa barako, di na natin pinutol, di na natin binunot. Hinayaan lang natin kasi may napansin tayo, may naging okay, mayroon ding hindi, no? So, ayan. No, so, ano pa? Of course, dito sa Ampalaya, yung management is para sa akin, dapat isa sa mga na-learn natin, dapat stricto, no? Yun bang dapat overprotective ka, no? Na huwag mo nang hayaan na andun yung problema kasi pag andun na is mahirap, which is yun yung may mga tips tayo, yung prevention is always better than cure, no? Kaya huwag na nating antayin na yung mga issues, yung mga problema ay andyan na, no? So again, sa mga fungus, kaya lang yan ng chlorine, try nyo lang, no? So mayroon din mga nagtatanong doon sa asin, insert ko na, no? So again, di pa tayo nag-asin ngayon. Normally, sa akin, pag may ma-harvest ng medyo marami-rami, no, mag-asin tayo. Doon ako mag-asin. No, so last, ano pang na-harvest natin dito? Nasa 1.5 kilos pa. First, 1.17. Next, 2.29. 3. Third harvest. Ano ba yun? 2.67. Fourth harvest. 5.31. 4.31. Then, last, fifth harvest natin. Last Saturday is, ano, 532. Again, ulitin ko, yung mga thumbnails natin ay plus 100 yon. Bahala kayo, di nyo panoorin. Ay, nako. Now, so again, yon, sasummarize natin anong basis natin. Of course, yung paglago mula baby pa. No? So, yun bang ang kulay ng ampalaya ay hindi green na green. Parang light lang yung green. Tapos yung talbos niya, dahan-dahan yung pag-angat, no? Tapos once dito na sa taas, the same lang, hindi yung green na green, no? So yan yung mga basihan natin na yung ating tanim ay okay. Of course, uulitin ko, hindi 100% na
kung makikita ninyo na inyong tanim ay okay sa simula, hindi yan assurance na inbang yun na yun hanggang matigok yung tanim mo. Kasi again, uulitin ko, naka-experience tayo ng napakaganda yung tanim natin sa simula. Nang dumating ng 50 days plus up to 60 days, nagbago ulit, no? Dahil noon sa land preparation natin. Again, hoping and praying sana tuloy-tuloy lang, maging okay lang. Of course, yung panahon, okay lang sana, no? Di madali, pero yun nga, with God's grace and God's blessings, thank you Lord, sana magtuloy-tuloy. No? So, update ko lang guys, kung ilang kilo yung ma-harvest natin ngayon. No? So, yan yung mga observations natin. Mula baby pa, yung dahon, light lang. Hanggang lumago, light lang. Ayoko nung green na green. Mas okay yung light lang. No? Tapos, yung mga bunga, no? Yung mga bulaklak, mapapansin natin, since okay lang yung talbos, yun talaga yung main, yung mga sanga ay okay, no? Kasi doon na yung papasok yung mga okay bulaklak, okay mga bunga, at magtuloy-tuloy na. No? Paano magparami ng bunga? Paramihin nyo yung sanga. Abunuhan nyo ng tama. Of course, again, uulitin ko, dito sa kahit anong tanim, land preparation matters. No, so yun lang. Maraming salamat. Thank you. Thank you. Ito pa rin si Jupila Farmer, ang anak ni Matoy, ang farmer nga gwapo, suhito, ugmay, kahibalo. Apan ay gisaba kay manuon pa ko. Daghang salamat. And God bless. Thank you.